Kilala si Honda ADB Scooter dahil nga sa unique at pang-adventure ang motor na iyan. Ito ay pwede nga pang off-road, pwede rin pang city drive, pwede rin pang long ride. Kumbaga, kung adventure ang trip mo, ito talaga ang bagay sa'yo. At dahil nga dito, naglabas nga si SYM ng panapat o kumbaga pang dagdag choice kung pipili ka ng mga adventure scooter bike na nasa 150cc category. Tara guys, at samahan nyo ako na pag-usapan nga ang motorcycle na ito. Ito nga ang ADB scooter ng SYM. Make sure guys no na makasama ko kayo hanggang dulo ng video na ito. So tara na guys at pag-usapan na nga natin at alamin na natin ang tungkol nga sa motorsiklo na ito. Let's go mga kay-forner! Bago tayo magsimula guys, pinasisigla ko nga po pala kayo na isubscribe muna ang aking YouTube channel para maging updated kayo sa mga susunod na aking i-upload. Okay. Nag-upload po ako ng 3 video kada... specs ng motor na ito. Ang Husky 150 ay meron siyang 150 cubic centimeter engine displacement naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with a 4 valves. Yes guys, naka 4 valves na nga ang motor na ito. Kaya tulad ng sinabi ko kanina, maamo ang mukha pero may ibubuga. Si Honda ADB naka 2 valves lamang po iyon. Pero itong SYM Husky 150 nakatutuwa na naka 4 valves na. Ang SYM Husky 150 ay naka-electronic fuel injected at syempre naka-liquid cooled. Ang kanya namang maximum power, ito ay merong 14.4 HP at 7,500 RPM na meron namang 14.5 Newton meter of torque at 6,000 RPM naman ang kanyang maximum torque.
Ang kanya namang fuel tank capacity ay meron nga pong 15 liters. Yes po, malaki na nga ang kanyang tanke. Kumbaga, pinapakita lang ng SYM dito na kung long ride and adventure ang trip mo, di talaga ikaw bibiguin ng motor na ito dahil meron talaga siyang malaking fuel tank capacity. Malaki ang fuel tank, meron din na di mabibitin na power at matatag na makina. Ang kanyang seat height guys ay 780mm at ang wheelbase ng motor nito ay meron siyang 1380mm. Dumako naman tayo sa mga sukat ng kanyang gulong. Ang sukat nga ng gulong nito sa unaan ay naka 120x70x13 at doon naman sa likuran naka 130x70x13 naman at ito ay both tubeless. Isa din sa magandang features ng Husky 150 is naka-ABS na ang kanyang braking system. Naka-disc brake sa harap, naka-disc brake din sa kanyang likuran at same na naka-ABS. Talagang mapapanatili ng motor na ito o na-safe ka sa long ride na gusto mo. Pero nakadepende pa rin yan sa rider guys. Kumbaga pinapakita lang ng motorsiklo na ito na meron na talaga siyang safety first para sa rider. LED na nga ang mga ilaw ng motor na ito, naka full color TFT instrument panel na rin ang kanyang panel gauge. Kinagandahan din dito guys no kasi yung panel niya is automatic siyang mag-a-adjust kapag natatapatan ng araw or madilim ang paligid. Ang handlebar nga nito ay naka-naked handlebar na, kumbaga upright na siya at sobrang comfortable at medyo may kahabaan din ang kanyang steering radius na lalong magpaparelax sa'yo lalo na kapag nasa traffic situation ka. Kung may maliliit na gamit, pwede mong ilagay sa kanyang single side pocket. Isa pa sa magandang features ay naka-smart key na nga at itong motorsiklo na to ay pa-remote-remote ka na lang. Dagdag upgrade talaga ito sa brand na SYM na makikita nating hindi na din sila basta-basta. Meron na din siyang built-in USB port dahil nga sa adventure scooter ito, normal na talaga na merong USB port. Pagdating naman sa kanyang suspension, ordinary telescopic pa din ang gamit nila dito. Pero nilagyan nila ito ng cover protection para naman hindi siya mapasukan ng buhangin. Usually nakikita ko itong mga ganito guys sa mga enduro bike. Pagdating naman sa kanyang suspension sa likuran, ito ay naka single-sided monoshock. Ito pa nga guys, ang isa sa magandang features ng motorcycle nito dahil meron siyang anti-lip engine hanger system. Ano ito? Ang ilang motorcycle, kapag naka-full throttle ka na, meron at malakas na ang vibration. Yung parang nakakatakot na at isang cause din ng malakas na vibration is nawawala ang kanyang stabilization ng motorsiklo. Kaya minsan makakaramdam tayo na parang nagewang. Pero dito nga sa SYM Husky 150, nilagyan na nga nila ito ng ganitong features para kapag sagad-sagad ka na sa iyong full throttle, hindi ganun kalakas ang kanyang vibration na makakapanatili pa din sa kanyang stabilization at swabe pa din ang takbo ng motor. Malamang na matanong mo kung magkano ba ang presyo nito. Sa ngayon guys, wala pang nilalabas si SYM. Hindi naman pwede na maglabas tayo ng estimated price. Mas maganda na nagmula kay SYM para malinis. Abangan natin at kung may update, may kinalaman dyan, agad ko din naman kayong sasabihan. Ilalabas ba yan dito sa Pilipinas? Yan ang karaniwang tinatanong ng ilan eh. Katulad nga ng senaryo sa SYM BF3i 185cc ng SYM, napakadaming taon nga muna ang binilang natin bago yan lumabas dito sa Pilipinas. At malamang sa malamang, ganun din ang mangyayari dito. No? Hindi ko sinasabi na hindi yan ilalabas dito. Malaki pa din ang porsyento na ilalabas yan. Pero hindi masasabi kung ilan taon pa ang aantayin natin. Oops! Huwag ka munang magalit Brad, no? Relax ka lang muna. Okay. Sobrang ganda na nga ng motor na ito para sa isang ADB scooter na 150cc category. Masasabi ko na kung ilalabas yan dito sa Pinas, tiyak na papatok talaga ito dahil din sa ganda ng mga features ng motor na ito at sa kanyang engine specs at physical appearance. Kayo guys, ano ang reaksyon nyo may kinalaman sa motorcycle na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Sa tingin ko guys, dito ko na lamang muna po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking inihandang video para sa inyo. Pinasisigla ko rin kayo guys no na isubscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko na i-upload. Maraming salamat po. So guys, dito ko na lang po tatapusin. Maraming salamat. So Ichi Boy, thank you!